Yan yung nahugasan na napaka-cabbage. Kailangan ano siya, isusoak sa water for 30 minutes. Yan, tapos dito mo siya. Kailangan may container ka na dito kalaki. Since madami yung kimchi na lulutuin natin, na gagawin. Yan, babad mo lang siya dyan. 30 minutes, tapos after 30 minutes, iyaano mo ulit, babalik na rin mo. Okay? Okay. So, ayun, sa paglinis ng ano, napaka-cabbage, dapat kada leaf or kada cabbage, nililinisan nyo siya kasi may mga ano, uod. Check nyo if merong uod or wala. Kapag wala naman, good to go na yan. Basta hugasan nyo lang na maigi. Excuse my nails. So, ayan, sasali sa ingredients natin itong onion leeks. So, dapat lilinisan nyo siya from outside. I-check nyo. Isa-isa. Basa natin ito. Tapos, yung carrots natin. Dalawang piraso lang kasi hindi naman siya main ingredient. Tapos, wait lang. Baba mo pa. Ayan. So, so, dito sa onion leeks, tatanggalin natin yung mga ano, mga yung tanan na part. Tanggalin natin yun. Labanos. Wala tayong Korean radish. Pero okay na yung regular labanos sa Pinas. Tapos babalatan natin kung mamaya. Basta ang importante, hugasan nyo lahat ng gulay na kasama sa inyong kimchi. Kasama natin ang carrots. Ang makugasan ng maayos. Tapos, meron tayong ano to, maliliit na onion leeks. Nagugasan doon natin yung isa-isa. So, after niya hugasan, lalagyan siya ng asin every leaf. Ano tawag? Leaf ba? Lalagyan siya ng asin dyan. So, nangyikin mo ng asin. Taas. Sa loob. Lalagyan mo siya sa loob. Yan, make sure nyo lang napatid sa mga dahon meron. Tapos, pasok mo siya dyan. Tapos, after nyan, i-set aside nyo siya dito sa container. So, after malagyan ng asin, nalagyan siya sa container. Ito. Ano mo siya? Tapos dapat mapuno siya. Tapos if you flip siya every 30 minutes. Tapo na. Ito na yung nababad for 30 minutes. Tapos if you flip natin ulit siya for another 30 minutes. So dapat complete 2 hours mo siyang ma-flip every 30 minutes. So yung nililipat natin siya dito.
So, after siya mababad ng 2 hours, dahil ganito na yung maging itsura niya. Palambot na siya, pwede na siyang ma-flip. So, ang good na ano dyan, is dapat na babaluktot mo na siya. Hindi na siya crunchy. So, ganyan na dapat yung maging kakalabasan niya. Para na siyang pwedeng i-roll na ganyan. Hindi na siya kasing crunchy nung cabbage na bago pa lang. So, ito na yung mga ingredients. Yung onion leeks, tapos yung maliliit. Tapos yung gochujang. Ito, yung hot pepper paste. Yung radish, yung carrots, yung onions natin, tsaka yung bawang, patis, tapos glutinous flour or rice. Giniling na manok. Sorry, giniling na kanin na malagkit. Ayan, maglagay tayo ng 2 cups or 3 cups of water. Tapos, lalagyan natin yung glutinous rice. Papakuluan lang natin siya para maging mga 4 cloves ng bawang. Ay, 4 na pirasong bawang. Tapos luya. Tapos patis. Tapos after nyan, kailangan natin siya i-blender. Dapat maging ganyan yung consistency nung blender natin. So, kapag napalamig na natin yung glutinous rice natin, lalagyan na natin yung blender na bawang, sibuyas, tsaka yung may ginger. Pinupos mo. Okay. After nyan, lalagyan na natin itong pepper paste.
At itong ating gochujang. Another paste din siya. Dalawang spoon. Pepper flakes. Ito na lang. Chili powder. At yung chili flakes natin. So, ito na siya. Ito na maging kasuot niya pag hinalo-halo natin siya. Tapos, tikman mo na lang kung masyado siyang maanghang para sa inyo or sakto na yun. Ako dinagdagan ko pa ng chili powder tsaka yung flakes kasi konti lang yung anghang na gusto kong maanghang. Yung may sipa. Okay na. So, ayan, kailangan meron kayong malaking basin tapos punasan nyo na lang siya para medyo tuyo. Tapos dito natin imimix kasi hindi siya kasya dun sa paste natin. So, kailangan nyo din mag-gloves kasi dumidikit yung kung ayaw nyo pumula yung kumay nyo. So, dapat may gloves kayo. So, dito natin ihalo yung mga gulay. Ito yung radish. Lagyan natin dito, pati yung carrots. Tapos yung ating onion leeks. Saka yung ating paste. Pag nalagay nyo na, kailangan nyo siyang haluin. Uy, madikit. Kasi pupula yung kamay nyo kapag hindi siya nahalo na. Mabuti! May sakto lang pala. Kala ko sobra. Madikit siya, diba? Bumababa. Ay, sakto lang. Kala ko kulang. Perfect. Haluin nyo lang siya ng mabuti. Perfect! Makat mo na. So, ayan. Kukuha tayo dito. Tapos, kukuskusan natin siya nito. Tapos, katulad ng ginawa natin kanina sa paglagay natin ng asin, isiksikan natin siya dyan. Isa-isa. After nyan, lagyan natin siya dito sa container.
Pasukan natin siya dyan. Parang papalaman na natin siya. Okay. Time-lapse na lang, be. So, ito na siya, ah. Saktong-sakto lang yung ginawa kong paste. Tapos, pwede nyo na siya i-store sa room temperature for isang araw. Tapos, after nun, pwede nyo na siya ilagay sa freezer para ma-ferment. Ay, sa freezer, sa ref, para ma-ferment na siya. Push lang natin ng konti para dapat. Tapos na.